Jerry Jerry! Jerry Pawan! Jerry Pawan! San na naman? San na naman? San na naman ito? Oy! Puro na lang ako travel vlog. Diyos ko, di na ako nakapagluto. Ang baba pa naman ng views ko pag mga pasyal-pasyal na ganito. So, eto na mga ka-impacta, no? Igagala ko na naman kayo kahit wala akong kagana-gana mamasyal. Ito kasing kasama ko na si Rolando. Pinilit-pilit akong sumama dito. Ayan siya, oh. Ang sarap sa bunutan, di ba? Ang gigigil ako, eh. Charo. Gusto daw kasi niya mag-unwind dito sa may Half Moon Beach. Yes! Papunta po kami ngayon sa may Half Moon Beach. Alam nyo ba kung bakit siya tinawag na Half Moon? Kasi kahugis siya ng mukha mo kapag naka-side view. Half Moon. Charo. Kumbaga, para bang Mesopotamia noon, diba, tinawag siyang The Fertile Crescent. Kasi nga, kahugis niya ang Crescent Moon. So, ganito rin yung beach na pupuntahan namin. Hugis Half Moon. Hindi Full Moon. Kasi kung Full Moon yan, eh, dinoon mo na yung tinutukoy nila, hindi na beach. Charo. Diba, wala kayong natutuhan sa akin. So, bago po kami tumuloy doon sa Half Moon, dumaan muna kami dito sa may Asisiya Plaza ba ito? Di ko sure, basta sa may bandang Asisiya na ito. Dito pa rin sa Kubar, Saudi Arabia, syempre. Para bumili ng aming kakainin dito sa may Albayak. Oo, kasi wala kaming kadala-dala. Biglaan lang kasi talaga ito. Nag-voiceover ako sa labas, e bigla man akong tinawagan para kumbinsihing sumama nitong impactitang dipungal na Rolando na to. So habang inaantay namin yung order namin dito sa may Albayek, kasi medyo matagal-tagal pa ito, sobrang dami kasi talagang bumibili dito, guys. E sabi ko sa kanya, videohan mo muna ako dito sa may I Love Alcobao na signage. Para makabawi-bawi man lang ako sa'yo, total ako yung pinagbayad mo dyan sa Albayek na yan. Diba? Ako itong pinilit-pilit na sumama. Bandang huli, ako pa pala yung manilibre sa kanya. Last muna to, dai. Nanggigigil ako sa'yo. Charot. So, pagkatapos naming roman pa at magpicture-picture dyan, bumalik na rin kami agad dito sa may Albayek. Kasi, parang kanina pa yata tinatawag yung number namin. Kaya iyan, patakbo-takbo na kami. Kaso pagdating namin, wala pa rin pala. Diyos ko, nag-antay pa kami ng kaunti. Nung lumabas na yung number namin doon sa TV nila, ayan, pinuntahan na ni Rolando para i-collect. Ano to, parang cheque lang, may collection. O ano, tama ba yung nadampot mo, dai? Ba't parang andami? Uy, order yata nung kasunuran nating iba dyan yung kinuha mo. Parang dinampot mo yata, maski yung hindi sa atin. Paglabas namin dito sa may Albayek, o, oh, diba madilim na? Parang natatandaan ko, may araw pa nung pumasok kami, ah. Ba't ngayon ang dilim na? Uy, wala akong ibig sabihin, ha? Basta pag nag-order kayo dito sa Albayek, dapat yung motto nyo is, patience is a virtue. Charot, kaibigan ko pa naman si Sir Andrew. Hindi, mabenta po talaga ang Albayek, kaya ang dami laging bumibili. Expect nyo na yan kapag bumili kayo dito. So ayan, biyahin na ulit kami, ano, mga impacta. Tapos ay huminto ulit dito sa may gasolinahan. Para magpagas malamang, alangan magpa-confine, ano yung extra sa amin, unleaded. Dito pala sa gasolinahang pinuntahan namin, hindi mo sila pwedeng takbuhan. Kasi hahabulin talaga kanila. Ayan o, nakasulat habulin. Nung malapit na kami sa Half Moon Beach, aba, nagpalit ng driver. Gusto daw kasi ako pakitaan ni Rona na marunong siya mag-drive. Kinakabahan, tuloy ako sa'yo, Rolando. Marunong ka ba talaga? Ay, oh, ikaw na talaga, Day. Sa'yo na ang corona, wala na akong masabi. O, dahan-dahan lang, Day, ha? Mahal ko pa buhay ko. Kahit kakakuha ko lang nung sahod ko sa Facebook kahapon, meron pa akong SSS tsaka impito. At sa wakas, ayan, nakarating na rin po kami dito sa may Half Moon Beach. Habang ako'y nininerbios pa rin. Diyos ko, Day, nakatapos ako ng sampung ama namin dahil sa sobrang kaba sa'yo. Kaya ipark mo na, dalian mo. Frosty, call girl, kalapating mababa ang lipad. Diba? Muntikan mo pa makalimutan yung pagkain natin. So ganito po ang itsura ng Half Moon Beach dito sa Alcobar, Saudi Arabia. Diba? Ang ganda. Kitang-kita yung itsura niya. Yung itsura nung ihawan na inuupuan ko, tinutukoy ko, ha? Hindi yung buong beach. O at least may ihawan kami dito na naka-built-in na sa bawat cottage nila. Hindi gaya sa inyo, kailangan nyo pang magdala ng ihawan. Di gaya sa amin, uling lang yung dadalhin. Mahal nga lang uling dito, guys. Totoo yan. So ganyan po ang mga cottage na makikita mo dito sa Half Moon Beach. Ang lalawak at ang dami. Hili-hilera yan hanggang doon sa may dulo. At
take note ha, libre po ang mga cottage na iyan, walang bayad at walang mga nagbabantay dyan na parang in charge ba tapos sisingilin ka ng kahit magkano, walang ganun-ganun dito babe. First come, first serve nga lang po ito. Kaya sakaling mag-beach kayo ng holiday, kumbaga Eid, ganun, sobrang dami, minsan punuan po ito talaga. Pero kapag normal days lang naman, Diyos ko, mamili ka na lang kung saan mo gusto, kahit tatlong cottage pa ang kunin nyo dyan, walang problema. Oo, totoo yan ha. Provided dyan ang government nila. At ito na po yung napili naming cottage, ano? At dahil nga sa prepared na prepared si Rolando, kasi nga siya yung nag-aya nito, diba? Ayan, wala siyang kadaladalang kahit panlatag man lang. Nanggigil ako sa'yo. Kaya ayan, pinunit na lang namin yung plastic ng albayik para paglatagan ng mga kakainin namin. Nanggigil ako sa'yo, maski upuan, wala kang dala. Naku, last mo na talaga to, sinasabi ko sa'yo. So habang kumakain kami ni Rolando, humingi naman siya ng pasensya sa akin. Sabi niya, Day, pasensya ka na talaga kung pinilit lang kita. Kasi gusto ko lang talagang mag-unwind. Dami ko kasing iniisip. Eh, ito lang yung paraan ko para makalimot at ma-relax yung utak kahit papaano. Sabi niya, Ay, hindi ko alam kung maaawa ako eh. Sabi ko na lang tuloy, Diyos ko, Day, 324,000 followers ang responsibilidad kong pasayahin araw-araw. Dadagdag ka pa ba? Ang dami ko rin iniisip. Kailangan ko pa mag-brainstorming para sa script na gagawin ko sa mga voiceover ko. Tapos abalahin mo pa ako dahil sa problema mo, wala akong pakialam. Charot lang. Pagkatapos namin kumain, oh, syempre, kalat mo, ligpit mo dito. Libre na nga yung cottage eh. Tapos iiwan mo pa yung mga kalat mo dyan. Huy, mahiya ka naman sa gobyerno nila. Ang dami din namang basurahan dito guys, bawat cottage eh kaliwat kanan yung mga built-in na basurahan na gawa sa simento kaya hindi siya ninanakaw. Ngayon ay wag na kayong kukurap dahil ipapakita ko na sa inyo ang tunay na kagandahan ng Half Moon Beach. Ayan. Diba hindi kita? Oo, malamang kasi gabi eh. So ganyan na lang ginawa ko, lumusong na lang ako sa tubig tapos nagtampisaw na parang sirena. So pagpasensyahan nyo na guys, ano, kasi wala po talaga akong ma-search na overlooking view ng Half Moon Beach. Tapos bukod kasi sa wala akong pambili ng drone, di ko man kasi afford yan, eh bawal naman po kasi talaga gumamit dito ng drone kapag hindi ka authorized. Mas maganda kasi ito kung naka-drone para mas kita mo yung hugis niya talaga. Nakalahating tao at kalahating kabayo na nagtatampisaw sa tubig. It means seahorse po talaga ako. Hindi naging sirena. Oh, yung itsura ko kasi tinutukoy ko, hindi yung hugis ng beach na ito. Na-vlog ko naman na ito guys noong year 2022. Pero huwag kayong mag-alala kasi i-vlog ko po ito ulit this coming May. Yes, babalik po kami ulit dito ng umaga para makita ninyo yung mas maliwanag na tanawin dito. Ano ba na naman itong pinagagawa namin ni Rolando? Uy! Ah, nagsushoot pala kami nito noong 0.5 challenge na naman na ang tagal-tagal na, gas-gas na, Diyos ko. Hindi na natapos itong 0.5 challenge na ito ba? Lahat na lang ng kakulab ko, puro 0.5 challenge na lang ginagawa sa TikTok. So after po mag Shaolin soccer ni Rolando, oh tama na yan tayo, parating na yung nanay nung bata. Eh umuwi na kami, tapos dumaan lang saglit dito sa may McDonald's na malapit sa may Danube Asisiya branch. Oh di ba na promote na naman si Danube? May brunch din kasi kami dito guys sa may Asisiya. Nag-coffee lang kami saglit para mainitan yung sikmura namin. Bale si Rolando na pala nagbayad nito guys. Oh di ba may pera ka pala, eh ini-itchos mo lang ako. Saglit lang ako nag-video dito kasi tinatawanan niya ako habang umiirap-irap sa camera. O, tingnan niyo. O, di ba? Naloka ako sa iyo. So, yun lang. Ano pa inaantay niyo dyan? Maraming salamat sa iyo, Rolando. Para sa pagkakataong ito kasi kahit papano eh, na-relax din yung utak ko talaga. Kumbaga na-refresh at nakatulong para makapag-isip ako ng mga panibagong script sa voiceover. Hanggang sa nakauwi na kami, muli ito po ang inyong Happy Pill Oliver Castro na nagsasabing, No to toxicity, let's make people happy. So, ayun na nga. Meron po akong good news para sa mga kababayan natin dito sa Saudi Arabia na wala naman masyadong ginagawa tuwing day off nila katulad nito. Ganon, kaysa mag-tiktok-tiktok, diba? Pwede kayo mag-enroll at mag-aral ng caregiving course sa Doctor Care Training Center na pwede nyo pong magamit sa pag-apply ninyo sa New Zealand, Canada, ganyan. Ganon, kasi open na po sila for enrollment ngayon sa Kubar, Damam, Riyadh at Jeddah. Once a week lamang po ang pasok from 10 a.m. to 6 p.m. 2 months training course lamang po ito sa halagang 2,900 realizations. Diba, murang-mura lang, pwede ka nang graduate as caregiver. So para sa mga gusto pong mag-enroll, mag-register lamang po kayo sa link na ilalagay ko sa comment section.
Huwag niyo pong kalilimutan ilagay ang referral code na Oliver para maka-avail ng additional 100 discount. At para sa mga karagdagang detalye at katanungan, pwede niyo pong i-follow ang Dr. Care Training Center sa kanilang Facebook page. Yun lamang po. Maraming salamat sa panonood.